Good morning! Happy weekends! May refer tayo. Video card. Nino Trading. 1050 Ti. 4 gig. Ayan. Ang issue nito, inhihan ng daga. Ayan. Inhihan daw yan ng daga. Sabi. Nakalagay. Not working. Inhihan ng daga. Check natin siya. May donor din tayo dito. Sunog naman ito. Pampasa na sunog. Don't go in donor. Check natin siya kung shorted. Tapos testing natin. Pero ito inihian ng daga. So, tapos testing natin. Baka siya masunog. Kailangan muna natin siya butate clean. Kasi inihian siya ng daga. So, check natin yung first 3 pin. So, shorted siya. Matik. Hindi natin siya pwedeng testingin. Shorted. Ayan, shortage yung kanyang 12 volts. So, yung ating 12 volts ay shorted. Ayan. So, hindi natin siya pwede i-testing. Yung 3 volts natin sa likod. So, hindi naman shorted ang 3 volts. Ayan, ang dami ng ihinang daga. May 4 pin ba siya? Wala naman siyang 4 pin o 8 pin sa likod. So, ang gagawin natin dito, tanggalin muna natin yung mga tornilyo. Ayan, na-remove ko na yung tornilyo. Shorted. Shorted muna yung thermal paste. Para hindi lumapat sa ating kamay. Tanggal ko na rin yung tornilyo. So, brush lang na natin siya. Shorted ang 12 volts. Ito ay tatanggalin na natin. Matatanggal din kasi ito pag nilinis natin. May pesa pati sa ilalim. So, iniyan siya ang daga. Kailangan natin siyang tanggalin. So, cleaning natin siya. Kasi iniyan siya ng daga. May mga corroded. I-clean muna natin bago natin siya sundutin. Kasi minsan, nagkakaroon siya ng shorted dun sa mga ihin ng daga. Lahat ng mga 1050 Ti na video card magkakamukha lang ng mga piston.
Pare-parehas lang sila. So, meron siyang 12 volts, meron siyang 1.8, tapos meron siyang 1.5. Tapos meron siyang power IC, 12 volts in, tapos output 5 volts, 3.8. So, parang lang siya ng mukha. Halos nakasanayan ko na yung mga test point nito. Halos natandaan ko na bawat ano, mga test point niya. Yung mga output niya, halos natandaan ko na meron dito ang 1.8, dalawa, tapos merong 0.126, dalawa. Output para sa GPU chip. Input, output. Generator para sa 1.8. Dito, punta na dito. Lahat ng 1050 Ti, ganun yung mukha. Yung mukha ng mga ano. Pag-generate, how to enable yung voltage. Paano niya. Ito, synchronizing nito. Ito, UP1542S, I think. Yan. Tapos ito BIOS chip or kung ito yung UP42S, hindi ko pa na-check. Kalimitan dito yung position ng UP1542S or ano siya, RT81 something. Dito yung position sa likod. Tapos yung isa dito, yung sa generator para sa 1 volt. Dito position. Dahil wala dito, wala siya nakalagay. Vacant. Siguro ito. So, wait lang natin yan. Kailangan natin isang palambutin yung mga corroded parts. So, kailangan maghintay ng mga 3 minutes. Then, malambot na yan. Yan, hatero lang natin siya para matuyo. Kasi yung mga butas-butas, may butas kasi ito papunta ng kabilang board. So, kailangan tuyuin din natin. Mapansin nyo, may mga butas siya malilingit. Lampasan yan sa kabila, layer by layer. So, tuyuin lang natin siya. Huwag masyado malakas yung heat. Kung malakas man ang heat nyo, dapat marunong kayo magtimpla. Nang, hindi naman nasisira yung pyesa. Kung nagre-reheat kayo. Yun yung memory, mapansin nyo may likod dyan, butas dyan sa kabila, tagos dyan sa kabilang board, at matayo nyo yung ilalim ng memory. At kunting ano lang, then antayin nyo lang siyang matutuyo naman yan kasi mainit yung board. Kung hindi nyo siya muna tutuyuin gamit ang hangin, pwede nyo siyang paantayin hanggang sa lumamig. Matutuyo yan kasi mainit yung ating board. Then, nag-apply tayo ng hot air. Kaya nyo, naihian siya ng dagamatik. Yung mga butas-butas niyan, nilampasan po sa kabilang board ay napasok siya ng ihi ng daga. Yung ihi kasi ng daga, nagkukusyon na corrosion. Para sa kasing acid. Acid kasi yun eh, sa mga ihi ng daga. Mga acid yun para sa combination papunta ng board. Parang pag nag-ano siya, nagkakaroon siya ng reaction. Yun. So yung nire-refer natin na ito ay 4 gig. Aino 3D 4 gig. 1050 Ti. Ayan, habang inaano natin, so test try na natin yung mga shorted. So shorted yung ating 12 volts dito yon. So light mode tayo. Magtry na natin tester. Read natin ng sa ground para mabasa natin siya. Ayan, shorted siya. Siyempre dahil ito ay connected sa
power IC natin na 12 volts. Ito ay 5 volts. Then ito ay 3.8. Ito yung 12 volts yung kabila. Shorted din ito. Ayan. 12 volts yan, shorted. Matic shorted din itong ating mga MOSFET. So, MOSFET natin ay ito yung pin 1, tapos ito yung gate. Ayan, shorted yung gate natin. Pansinin nyo. Ayan, shorted yung gate. Shorted lahat. Ay, ito yung pin 1 eh. Yung gate nyo nasa dulo eh. Pin 1. Tama ba? Kasi yung mga design ng IC na ganito, madali natin siya identify kasi yung nakalagay naman kasi dito. Yan, ito yung pin 1. Tapos ito yung gate. Kasi ito, ano natin, magkakasama na eh. Para lang yung transistor, tatlong pin lang. Kakadikit na kasi yung tatlo at yung apo. So dito, kung identify natin, hindi ko makita kung magkakadikit siya or hiwalay. So hiwalay yata. So hindi ko pa siya nasisilip. Iba yung design. Ito, kagaya nito, magkasama. Ito yung gate matic. Ayan. Ito ay, ito yung gate. Ayan, hindi shorted. So, 1.5 volts. So, ito ay dual MOSFET. I think dual MOSFET siya. Check ko lang sa microscope. So, dual MOSFET yan. Okay, tama. Dual MOSFET nga siya. And dual MOSFET. So, ito ang kanyang base dito sa mark na ito. Marking. Ito. Ito yung kanyang gate yung nasa gitna. Patingin ko lang. Yan. Ito yung wala ko schematic eh. Na-try ko nga i-search natin para hindi natin hulaan yung dual MOSFET. So, ayan na ba ang checking? Yun nga. Tama naman tayo. So, ito ang gate nya. Kasi tinasabi sa schematic kasi ito ang gate nya. Yung shorted na ito. So, ibig sabihin lahat ng 12 volt shorted. So, hindi naman tayo pwede mag-inject dito kasi pag mga GPU kasi kalimitang umiinit is ito. Itong processor. Delikado. Masira yung processor. Yan, hindi tayo basta mag-inject pag GPU. Pag mga shorted. Ayan. So, yung shorted natin ito. So, din sa ano, hindi naman kasi siya lumiban. Ayan, hindi naman siya shorted sa 5 volts or 3.3. So, hindi natin masa madedeclare ito na shorted. Ito ang ano natin, MOSFET. Yung MOSFET na ito. So, ito ay para sa pan siguro ito. So, wala tayo schematic kaya hindi ko alam. Yan, so, shorted yung mga 12 volts eh. Yan. So, tanggalin natin yung MOSFET na to. Tatlo. Kasi ito yung mga shorted yung gates eh. Itong tatlo na to. Yan, tanggalin natin. Isa-isa muna ang pagtanggal. Medyo matagal lang ito tanggalin, mahirap tanggalin. Matitigas kasi ito mga ganito. Okay, tanggalin muna natin. Medyo matagal ito tanggalin.
So ayan guys, natanggal ko na siya. Sobrang tagal lang talagang tanggalin. Matigas kasi yung mga ganito. Solid kasi yung welder niya. So, hindi siya matanggal. So natanggal ko na siya. So tagal ko bago matanggal. Ilang minutes bago matanggal sa braso. Testin rin natin yung mga gates. Kung shorted po rin. Gates. Ah, baliktad. So diet mode pala tayo. Baliktad. Dito. Ayan, mapansin nyo guys. So, may reading na siya. Hindi na siya shorted. Dito. Ayan. Meron na. So, ibig sabihin nung tinanggal natin yung mga MOSFET. Ayan. Sinabay-sabay ko na siyang tanggalin. Kasi umiinit na kasi yung board. Mabilis siyang tanggalin kapag umiinit na eh. Diba, umiinit, mainit na to. Mabilis na maubos na matanggal. Kapag kasi pinalamig uli natin, ang hirap niyang tanggalin. Matigas. Mabilis naman yung magpagbabalik nito eh. Kahit sabay-sabay man siya ibalik. Kasi basta umiinit yung board, mabilis na siya ibalik. So, titest rin na lang natin yung mga ICs. Kung alin yung shorted. Okay? So, mainit pa to. So, unahin natin tong isa. Ayan. Yung gate natin ay yung nasa itong dalawa. So, test rin natin siya kung gate, yung shorted siya. Try natin dito. Hindi. Yung isa. Hindi naman. Ayaw. Is your dad? Magana? May gate pa yung dalawa kasi ang gates nito eh. Isa pang gates. Hanapin yung gates na isa. Hindi naman siya shorted. Ito ang gate. Oops. Hindi naman siya shorted. Hindi rin shorted. Balik ka rin natin. Itong isa. Ganun. So, itong isa. Ito. Itong malayo. Yung may possible issue. Test rin natin dito. Kung mayroon pa rin dito sa kabila. Para malaman natin kung nasa yung shorted. So, nawala yung shorted siya. Dito, 12 volts. So, nawala din. So, ito, 12 volts into. Shorted pa rin dito sa MOSFET na to. So, dito. Well, volts again. Hindi shorted dito eh. So, dito tayo shorted sa isa na to. Well, volts yan. So, dito wala na naputol na. Wala nang shorted. Dito sa ating ICs na to, wala na rin. So, may natitira pa dito sa isang ito. Check natin yan later. Kung anong sima, kung ano niyang kung ano niya, kung ano ang
dito shit. So ito isa, 12 volts. So hindi na rin shorted. Yan. Wala na siya yung shorted dito. Capacitor. Ground. So, hindi na rin shorted siya. Possible, dito lang yung shorted natin. Itong isa na to. Yan. So, or itong isa. Ito. Ito. IC na to. Check ko lang sa internet kung anong data sheet niya. Okay, na-check na natin yung inyatabi kong. So, check natin kung shorted nga siya. Yung pin 1 pala dito sa ganitong modelo na sa hinahanap natin is yung APL3510A. So, ito yon, itong IC na to. So, yung pin 1 natin, so, ay ground. Ground pala siya, kaya siya nagparang shorted kanina. So, ang ating mga B-in is yung kasunod. So, hindi naman shorted yung ating B-in. So, B-in na dalawa, tapos enable yung pang 4 pin. So, hindi shorted, tapos may B-out tayo. Yan. So, hindi naman shorted yung ating B-out, voltage out. Yan. So, CB5, pin 5. So, hindi siya shorted. Okay. So, ngayon, back to ano tayo, tester. So, I found na sa tinetester natin, ano ba yan tinetester? Yan. So, may nakita akong ano dito, pale sa ating tinetester. Pale lang nagtitester. Yan. Sama natin ito lagay. Ito. Ayan. So, ito, itong isa na ito, it's working properly. Kung iti-test natin siya, ayan, halimbawa, kasi switch on yan eh. Kung iti-tester natin siya dito, napansin ninyo yung tester. So, hindi abutin ng kamay. So, ayan, hindi siya naka-on. Paano ba, explain ko to. Explain natin ng maayos. So, ito ay base sa ating ano, ito ay drain. Itong dalawa. Din ang source ay ito. Ito nasa pin number 3. Din ito, source 2. So, titester natin siya. Yan, pansin ninyo. Tapos yung ating source. Drain to source. Yan. Drain ang red. Tapos black yung ano. So, wala siya. Ngayon, paano i-on natin siya? Dapat mag-on siya pag in-on natin. Kasi dual MOSFET ito eh. Yan. Pansin nyo, wala. Ayan, pag tinester natin. So, okay ang reading niya. Bumabasa. Pansin nyo ba? Ngayon, i-on natin yung pin, yung gate. Pin number 4. Yan, naka-on. Tapos, pansin ninyo. Nag-on ba siya? Ayan. So, okay siya. Then, itong ating drain to source. Drain to source. So, mapansin nyo, connected na siya. Ibig sabihin, nag-on siya. Ayan. Ngayon, i-off natin siya. Pansin nyo, mawala na yung connection niya. Ayan, wala na. Ayan. Wala na siya. Okay, ibig sabihin, good itong ating first MOSFET na tinanggal. Then, yung next, testerin natin. Ayan. So, ito. So, ayan, connected. So, ibig sabihin, naka-on siya. Balikta rin natin. Ayan, connected. So, i-off natin siya. Ang pag-off niyan, drain to, tawag dito, drain to gate. Okay, pag-off. Yung kailangan yung block yun sa gate. Yan. Ibig sabihin, try natin kung mawala, kung hindi na siya connected ta sa drain to source. Ayan. So, hindi na siya connected. Ayan. Okay. So, good. Ito. Tapos dito, sa number 3 tayo. So, ano tayo? Tester mo natin kung nag-connected siya, kung naka-on. Ayan. So, ibig sabihin, itong kabila. Ayan. So, naka-on.
Ayan, naka-on. Sa i-off natin para malaman natin kung shortage siya, hindi siya nag-off. So, ang pag-off niyan as yung sa drain natin ay yung red. Then, yung black probe ay sa gate. Ayan. So, mapansin nyo, bumabasa siya ng 0.127 volts. Ah, tama. Tapos, pansin nyo, hindi siya nag... Ibig sabihin, shortage siya. Ayan, oh. Hindi siya nag-off. Ayan. Hindi siya nag-off. Ibig sabihin, itong MOSFET na ito is fail. Ayan, baligtaran, pumapasok siya ng 127 volts. So, yung isa, ito yung fail. So, ganun talaga pag nag-testing ng ano, minsan, kailangan mo siyang i-remove lahat. Hindi ka pwede mag-inject ng basta-basta. Ayan, ikakabit na natin itong dalawa para makita natin kung may shorted pa rin siya. So, ito hindi shorted. So, yung ano natin. Okay? So, kabit ko lang siya. Medyo matagal siyang ihikabit. Ang matigas. I-off camera na natin yung pagkakabit. Haba na yung oras natin. Nakaubos yung oras. So, wala pa tayong malaking pambayad sa storage. Kaya, i-off ka muna natin. Skip muna natin. Kabit ko lang siya. Then, hanap ako ng pamalit. So, ayan. Wala akong makitang so, MOSFET. So, dual MOSFET siya, guys. So, wala akong makita. O-order pa ako. So, matagal pa siya. Talaga ma-repair. So, order muna tayo. Dual MOSFET. Kasi wala akong available na dual MOSFET na ganito. Ang ano niya ay 4C85N. So, wala akong available na ito. Okay. Order muna tayo. So, skip muna natin ang mga nalalabing araw. Ituloy na lang natin ito pag nakadumating ng ating order. Okay? Ayan, hello! So, ituloy lang natin yung nire-repair. So, dumating na yung ating order na pyesa. Yung ating nire-repair na Inno 3D. Ito. Inno 3D na GTX 1050 Ti. So, tuloy lang natin. So, ilang weeks din bago dumating yung aking in-order na pyesa. So, ito siya. So, nabuksan ko na. Kararating lang siya kahapon. Ayan. So, tinapos natin yung repair kahapon. Then, ito na siya. So, kakabit ko na siya, guys. Ayan. So, check nga natin yung number. Check ko lang yung number. Kung eksakto bang tama yung na-deliver sa atin. 4C85N. Okay. Tama. Kung nandito ay... 4C85N din. So, kabit na natin siya. Ito na lang yung kulang kasi ng ating nire-repair. Inabot din siya ng matagal, isang linggo din. So, chat ng chat sa akin yung customer, hinihintay niya na. Ngayon, ito na ang kanyang pesa. Mating na. So, makukuha niya na itong video card. Yan. So, magagamit na rin natin yung binili nating hot air. So, mayroon din tayong ni-repair na isa na kailangan natin yung hot air na ito. So, napili natin niya. Okay. Kapitan na natin. So, ito ang pin 1. Pin 1, ganda ang lagay. Okay. Pinin natin ang ating hot air. Pinin natin, hot air. So, channel ano tayo? Channel 3 lang. 380. Sa 40 ang speed. So, try natin itong... Ngitin. Ngayon pala natin ang alam. Ang palambot.
perhaps. Nalaglag ang ating ilaw. Straight forward. Clean. Clean lang natin siya. Okay, ano, ikabit ko lang siya. Kabitan ko lang siya, then try natin. Kabitan ko lang siya. So, marami akong bisita. Bisita tayo. Hindi maingay. Tingnan muna natin ito. Para sure, maya natin lagyan ng thermal paste. Gumana na. O, check pala muna natin kung short mo. Lola yan. Ito. Natin pinalit kasi shorted pa rin. Ma, sir. Sa gate. Hindi na siya shorted. Ano ko na lang, tadi ba Miyerkules wala ko na duty. Okay. Pagka-Wibes may duty ko na eh. Doon ko na lang sa McDonald's dito muna lang sa Tabuon. Oo. Di ba Miyerkules ang sana gumana. Para okay ang ating repair. May duty ko sa Wibis. Hindi ka pa ito katotobay? Wala ka pa ito katotobay. Ah, gabi. Kalina, ano na? Oo. Ate, o. Parang hindi ka na umili. Ito na sa makto. Sige. Spy? Siya yung ginito na gabi. Uy, okay. Diba, siya matalo. Ops! Wait lang, huwag kumaingay. Ayan. Tapusin ko lang to. Ayan, try natin. Naset up ko na siya. Ating ano. Ayan. So, gamit tayo na DP port. Ayan. So, nakaplug na siya. Start na natin. So, ayan. No display. Power on natin siya. Tingnan natin, nag-okay. Boom! Okay! Success! Okay na. Lagay natin ang thermal paste. Lagay natin ang thermal paste at saka ayusin natin yung forma. So, set up ko lang siya. Ayusin ko lang. Then, stress test. Okay, agad natin yan. Lagyan natin ang palitan na ng thermal paste. Para maganda. Okay na. Display na yung ating repair. Ang galing ko, palitan ko siya. Si Luma na rin naman eh. Thermal paste niya. Oh, dahil ang pampunas. Okay na, try. Kulay ba't yung ginagamit niya? Lagyan natin. Na. Sumulit na natin to. So, hindi ka lang ipagkasama yung pagbabalik, guys. So, nalagyan naman natin ang thermal paste na. Okay, balik ko na lang siya. Kung nakapakita sa video, skip na natin. What's that?
So ito, yan, detected na yung ating driver. 4 gig. GeForce GTX 1050 Ti. So, NVIDIA. So, hindi nakalagay kung ino 3D. So, run natin yung stress test. Kinaya na rin yung ating driver. Installed na siya. So, run natin yung stress test natin. So, run. Okay. Press test natin. Natin yung sensor. Nakapulot siya. Malakas na rin yung pan. Malakas na yung ikot. Check natin hanggang mamaya. So, ngayon hanggang taas. Then hanggang doon. Okay? Test lang. Stress test ko lang siya. So ayan, tapusin na natin ang ating video. Ayan, natin stress test na natin. So kanina pa yan, naka-stress test. Ayan. So di naman siya namamatay. Then, ayan, kanyang degree, kanyang dito yung temperature na pan-speed niya, hindi naman yung nakuha 100% siya. Kayang-kaya niya yung GPU load. Ayan. GPU load niya is 98%. Kayang-kaya niya ng pan niya. May booster pa siya pag mainit talaga yung GPU. So, okay na yung ating repair. So, ito po siya. Ganda dito na lang yung ating repair. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.